Maalala ninyo nung pinakilala natin si Mr. Armand Benko, binanggit natin na maliban sa kanyang involvement sa Colaico Foundation for Education Inc., siya po ay meron pang isang pinagkakabalahan, yung KSK Co-op. At yun po ang tinatanong ko. Magre-rewind lang kami para marinig ninyo yung sinabi ni Armand. Armand, tell us about the KSK Co-op. Ito po ay isang organisasyon na walang ibang layunin kundi makatulong makaumpisa, makaipon ang isang individual. Kung kayo po ay OFW, dating OFW, or kamag-anak ng OFW, pwede po kayong sumali dito sa kooperatiba na to. Ang layunin niya po, makaumpisa ang miyembro niya ng pag-iipon. Kapag meron ng sapat na ipon, makapaglagak o makapagpalago o makapag-invest sa mas malawak o mas sophisticated na mga investment tulad ng stock market, mutual funds, or even pagnenegosyo. Tulad ng ibang co-op, nagpapautang din po yung co-op namin sa aming mga miyembro. Para maging miyembro, una, kailangan kayo ay OFW, dating OFW, or kamag-anak ng OFW. Kayo ay mag-a-attend ng pre-membership orientation at maging aktibo doon sa kooperatiba. Maliit lang po ang aming co-op as far as membership. 1,800 members. Pero ang pera po na hinahawakan ng co-op is 480 million pesos. Hindi po yan lahat hawak ko. Lahat po yan yung dinaan sa co-op para matulungan namin mag-invest yung aming miyembro sa mutual fund, sa stock market, sa negosyo, or para makatulong sa pagpapautang. So, pamanhin, Ma'am Chichi, check na lang po nila yung kskcoop.com. Kung kayo po ay interesadong makaumpisa o meron na kayong naipon, hindi po kami ang pinakamagaling, pinakamaganda na paglalagyan ng pera. 15 years na po ang KSK Co-op. Tuloy-tuloy po siya. Isa siya sa marami na pwedeng yung paglagyan ng pera para ito ay lumago. Okay, ano po ang dami na nagsasabi na gusto nilang makakuha ng libro? Again, ano, yung unang sampu po na text sa atin, nagbigay ng kanilang comments tungkol sa ating pinag-uusapan, ay makakatanggap po ng aklat ni Ginoong Colaico mula kay Armand. Okay, dadagdagan ko po, Ma'am Chichi, yung unang sampo tsaka yung huling sampo. Wow! Kasi sayang naman yung sayang yung mga huli, baka hindi na sila mag-text. Tama. Parang 3,800 na ang nag-text dito. Sayang naman kung mahigit 3,000 na yung nag-text eh. So, okay, ito pa. Meron kanina pala nag-text habang nagsasalita ka, Arma, na buklat ko. Sabi niya, yung asawa ko po, OFW, pag bumalik from abroad, hindi po sa akin binibigay ang kita. Nako, may dapat kayong pag-usapan, mga kapanalig. Communication problem. Communication. Opo, opo. Alright, tama po ba yung young people ang mga investments kaya nga long term? If so, anong ano yung para sa mga retired citizen? Kasi masyadong mababa mga bank deposit rates. Okay. Alam mo, Miss Chichi, off topic, pwede malaman yung merong tayong isa naging guest in the past. Sige po, sasagutin ko kayo in private na lamang, ano? Okay. So anong maganda para sa senior citizen? Yes. Tama po yung sinabi nga, para sa mga kabataan, long term. Basta investments po, long term. Anong sabi ng long term? 5 years pataas. Dahil senior citizen, minimum 60 years old, ang mas nababagay po sa atin ay yung mga tinatawag sa Ingles, fixed income investments. Ano po yung fixed income? Ito po yung naglaga ka ng pera tapos nagbibigay sa inyo ng regular na kita. Iba po yung sa mga kabataan na naglaga ka ng pera pagdating ng 10 taon, mas malaki na sana yung nilagak mo na pera compared to 10 years ago. Habang in between the 10 years, wala kang kinikita. Meron pong ganung investment. Yung pangalawang investment, yung pang senior citizen, mas nababagay, naglaga ka ng pera, may regular na pera ang dumarating sa iyo. Para lang po may masabi sa inyo, dahil marami pa ho yan, para hindi ka naman po kayo mabitin, kung kayo po ay naging miyembro ng Pag-ibig Fund, hanggang sa edad 70 years old, kayo senior citizen, 60 years old, hanggang edad 70 years old, pwede po kayong mag-invest
sa Pag-ibig Fund. Hindi lang po umuutang sa Pag-ibig Fund, pwede ka rin mag-invest sa Pag-ibig Fund. Nung taong 2017 po, 8% per year ang kinita ng mga nag-invest sa Pag-ibig Fund. Kung gusto niyo pong malaman, 8% malaki ba 'yon, maliit? Sa bangko po, tulad nung sabi nung nagte-text, 0.25% per year ang interest sa bangko. Hindi po 1%, hindi po kalahati ng 1%, 0.25%. Babawasan ka pa ng withholding tax doon. So ang neto mo lang doon, sa bawat 10,000 pisong nilagay mo sa bangko, 20 pesos. Sa Pag-ibig Fund, sa bawat 10,000, 800 pesos. So, pag kayo naging miyembro ng Pag-ibig Fund, miyembro pa rin po kayo hanggang 70 years old. Pwede kayong mag-invest, maglagak, magpautang sa Pag-ibig Fund. Paano mo sasabihin sa Pag-ibig na gusto mo mag-invest sa kanila? May paramamaraan yan. Opo, punta lang po lahat ng syudad sa Metro Manila. Meron pong Pag-ibig Fund office. Kadalasan malapit yan sa munisipyo natin. Okay. Punta lang po kayo ng parang bangko, sasabihin nyo mag-i-invest kayo sa Pag-ibig Fund. Kita nyo na, may mga ganyang ideya. Merong nabuklat ako dito kanina, yung asawa niya, dating OFW, Armand, at interesado siyang mag-sign up sa co-op. Pakiulit nga muli yung inyong address. Email address or ang aming website po ay www.kskcoop.com. Meron po din siyang Facebook, at saktong-sakto kung yung nagtanong na OFW ang kanyang asawa at gustong pag-aralan. Sinasabi ko po, pag-aralan, wag ho kayong basta pumasok. Pag-aralan tong KSK Co-op. Bukas po, alas 12 ng tanghali, sa Facebook page ng KSK Co-op, ako po ay nautusan na gumawa ng Facebook Live Orientation. Alas 12 ng tanghali, bukas, sa Facebook page ng KSK Co-op. Mm-hmm. Okay, ito po. Ha, good morning. Good morning, Miss Chichi and Sir Arman. Nice to hear your advice at the beginning of the new year. God bless. From 2820. Hindi na siya nagbigay ng pangalan. Aha. May humihingi ng phone number. Or would you rather na yun na lamang website ang kanilang puntahan muna? They sige po, kung tayo ay mahilig mag-text, pwede po tayo maging textmate. 0917-853-7333. Okay. Sige, pakiulit nga, Armand. O mga kapanalig, binibigay po ni Mr. Benko ang kanyang mobile number. 0917-853-7333. Hindi po, aaminin ko po sa inyo, ang sasagot po dyan yung tao ko sa opisina. Okay. Official mobile, pero at least makakakonect kayo kay Mr. Benko. Apo. Ma'am Chichi, galing naman ang guest niyo. Ang dami kong natututunan. 67 years old na po ako. Interesado po ako sa co-op na sinabi niya. OFW po ang anak ko, kapanalig. Ah, si Nanay Mila ng Balanga, Bataan. O, Nanay, pumunta kayo doon sa website para po mas marami pa kayong makuhang information. Okay. Ayan. Good AM po. Issue po namin lagi ang sa pera sa aming mag-asawa. Mahirap pong kontrahin si Mister, kaya po ako nagdudusa. May maliit po akong sari-sari store, tatlong anak ko, malaki lang po talaga sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya napaglalabanan ko po lahat. Ang laki po ng kaluwagan na nadinig ko sa programa ninyo, Ma'am Chichi at Sir, God bless. Ano po ang title ng libro? Aba, epitong iba't ibang libro yon. Isa lang po naman ang title madalas sa Ma'am Chichi. Pera mo, palaguin mo. Ayun, tapos tanong series. Tanong nyo lang po yung Pera, palaguin mo series. Ayan. Sa bookstore. Alright. Ako, sana kayo po isa sa mapalad na makakakuha ng aklat. Anyway, we will ask Dang's help. Ano po? Para makuha natin yung first 10 and last 10. Ito pa, good day, Ate Chichi and Arman. Dati po akong OFW. Excellent topic. God bless, kapanalig. Nanay Lynn ng Fairview, Quezon City. Ay, nako.
Teka ha, ayokong may magtampo. Ito baka, may gusto sabihin nito. Ako po, kasalis ako o, pero nang nag-alkan siya pa rin po, honoraria po ang honoraria, no, natatanggap ko, pero nakakaipon po ako kahit papaano. Tama po kayo, dapat natututo ang tao na mag-save. Thanks po sa natutunan ko galing kay Juliet. Arman, the idea of saving, we don't have much time. Ang conventional way of looking at it, pero of course, madalas hindi natutupad, ito yung income mo, agad-agad iawas mo na ang impok, at yung matitira, yun na lamang ang tusin. Does that make sense in this post-modern times? Yes, at ang maganda po ngayon, kung katulad na sinabi nyo, alam naman na natin yan noong pe. Pero ngayon po, mas madali o may fasilidad para mangyari yan. Anong ibig kong sabihin? Doon po sa mga nagtatrabaho, siguro po ngayon na isa na lang sa bawat 100 kumpanya ang hindi nagpapasweldo ba sa pamamagitan ng bangko. So kung kayo po ay swelduhan na tao at kayo ay tumatanggap ng sweldo via a bank account, punta ho kayo doon sa bangko kung saan nagpapasweldo ang inyong kumpanya. Mag-open po kayo ng pangalawang bank account. Magpa-auto-debit po kayo doon sa inyong payroll account papunta doon sa bagong pangalawang account na inyong binuksan. Ano po yung auto-debit account? Sa bawat pasok ng sweldo, hindi na po makakarating doon sa ATM payroll account mo yung 500 pesos bawat sweldo. Siguro naman po, hindi naman po guguho ang buhay nyo kapag nabawasan kayo ng 500 pesos. Hindi naman po yun bawas na hindi mo mapapakinabangan. Ang pag-iipon po, gastusin din yan. Gastusin para sa kinabukasan. Kaya kailangan merong ipon. Dahil hindi lang man po tayo mabubuhay ngayon lang or bukas lang or next week lang. Sa libo-libong bukas na darating, kailangan natin nang may panggastos at yun po ang ipon. So, dalawa po ang bank account nyo sa parehong bangko. Yung isa, yung nilalagyan ng inyong kumpanya para sa iyong sweldo. Bawat lagay ng kumpanya nyo doon, meron pong pasalidad na automatic babawasan ng 500 at ilalagay doon sa pangalawang bank account nyo. Yung auto-debit. Auto-debit. So, sa isang buwan, kung 500 pesos every payday, 15 and 30, yung 1,000, hindi na dumating sa'yo. Nandun sa bank account mo. Huwag po kayong kukuha ng ATM doon sa pangalawang bank account nyo. Passbook lang. Okay. Para, kasi po, less temptation. Less temptation. Mm-hmm. Nakakatamad pumunta sa banko eh. Makikita mo lalo na may pila, etc. Hindi ka ngayon madaling matempt. So, ang nangyayari po doon, automatic na yung income minus savings equals expenses, yung binanggit niyo po kanina na mahirap sundin noon. Ngayon, ma-automate na. Silawin ko lang, Ma'am Chichi, bago tayo maubusan ng oras. Bigla ko lang naalala. Every payday, nag-iipon kayo ng 500 pesos. Yan, sa pamamagitan ng auto-debit. 1,000 pesos a month is 12,000 pesos a year. Kung kayo po ay 45 years old ngayon, at ginawa niyo to sa nakaraang 15 taon, 1,000 pesos a month sa nakaraang 15 taon, meron kang 180,000 na lumabas sa bulsa mo. Kung kayo po ay marunong magpalago, yung iniipon yung 1,000 pesos every month or 30 pesos a day, sa loob ng 15 taon, itong nakaraang 15 taon, maraming presidente na ang sa 15 taon, ang ekonomiya, taas, baba, presyo ng bilihan, taas, baba. Yung 1,000 pesos a month na suma total 180,000 ang lumabas sa inyong bulsa, ang halaga po nun ngayon, umpisa ng taong 2019, is 650,000 plus. Wow! So yung 180,000, hindi isang bagsakan, 1,000 pesos a month, 15 taon, 180,000. Na hindi mo halos namamalayan, ano? Hindi mo namamalayan. Hindi naman nasira ang katayuan mo sa lipunan na nag-iipon ka 1,000 pesos a month. Hindi rin na-discarry lang budget. Hindi rin na-discarry lang budget. 650,000 wow. Po yan ngayon. Wow! Kung meron kang 1,000 pesos 15 years ago, nilagak mo, binalikan mo nitong nag-umpisa ang taong 2019,
Yung 1,000 pesos mo po, 11,000 pesos na. Ang kagandahan sa investment, democratized siya. Yung 1,000 pesos times 11, 11,000 na after 15 years. Yung 100,000, 1.1 million na po siya after 15 years. Mm-hmm. So pare-pareho tayo. Dito nagpapantay-pantay tayo. Mayaman, mahirap, times 11 ng pera mo. Mayaman, times 11 din ang pera ko. Mm-hmm. Kaya, kung magtitipid sa paggastos, sa pag iipon, pagpapalago, paglagak, huwag po kayo magtitipid. Lalo na, ito ang trahedya na sana mapalitan. Ang trahedya dito sa Pilipinas, hindi naman yung taas ng presyo ng bilihin. Hindi naman yung kakaunti ang trabaho. Hindi yung maraming OFW nawawalay sa pamilya. Ang trahedya dito sa Pilipinas, ang yumayaman, hindi yung mamamayan. Yumayaman po ang ating inang bayan. Ang nakikinabang dayuhan. Bakit ganun? Dahil ba doon sa presidente? Dahil ba doon sa pagdana? Hindi po. Dahil yung dayuhan, tinitingnan niya ang Pilipinas, naglalagak siya sa Pilipinas. Tayong sariling mamamayan, dapat matuto tayong magtiwala, maglagak sa sarili nating bayan. Yung sinasabi ko pong investment, hindi ko po makukuha sa Amerika yan, times 11 ang pera mo. Hindi mo makukuha sa Hong Kong yan. Hindi mo makukuha sa Singapore yan o sa Inglaterra. Dito po yan sa Pilipinas. Mm-hmm. Yung mga dayuhan po, dito sila nag-i-invest. Lumalago pera nila rito. Kaya, yun yung para sa akin, trahedya. Mm-hmm. Kung meron akong gusto, ipapabulat sa inyo, mga kapanalig, yung mayaman po yung dayuhan sa atin dito sa Pilipinas eh. Dahil sila nag-ipon, naglalagak dito. Para stock market, mas mutual malaki funds. Pang paniwala nila dito sa atin kaysa sa tayo mismo, no? Oo. Siguro, in that sense, parang Filipino first. Alam niyo, mga kapanalig, yung mga natututunan natin kay Arman, bahagi ng financial literacy. Di ba merong no read, no write, di ba? Pero ito po, napakahalaga. Kumikita tayo ng pera, kailangan din marunong tayong mamahala. Marunong tayong mag-manage. Marunong tayong dumiskarte sa ating pong pinaghirapan, sa ating pinagpaguran. Kaya, nako, ang dami pang messages, oh. Ngunit kailangan na po nating sarahan ang ating programa. Alam niyo mga kapanalig, siguro hindi talaga kaya ng minsan ng pakikipag-usap ano, kay Mr. Benko. Siguro po, we'll plan another session with him again. At tingnan po natin kung paanong iba pang paksa himayin po natin yung financial management, financial literacy. Given that talaga pong nagustuhan ninyo ang ating pinag-usapan, Arman, oh, walang hinto. I cannot even stop at one kasi umaandar ng tuloy-tuloy yung ating text lines. Pero promise, bago po matapos, pagkatapos ng programa, I'll stay a while at susuyurin ko po yung mga mensahe para mapili rin natin yung bibigyan natin ng aklat. First and last time. Alright. Oh, Arman, last words. This has been a very enlightening session with you. Ano pa yung pwede nating iwan ng mensahe sa ating mga kapanalig? Siguro po dahil bagong taon at nandito ako sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Sa nakaraang isang oras po, pinag-usapan natin ng pera, kita, maaring hindi yung salita, pero yun din yun, yung pagyaman. Pero meron pong mas importanteng mga bagay na walang kinalaman sa pera na hindi natin pinag-usapan, pero naapektuhan ang ating kaperahan. Yan po ang ating prinsipyo, ang ating relasyon sa ating pamilya, sa kapwa, at ang ating pananalig. So, yan po mas importante sa pinag-usapan natin sa nakaraang isang oras. Yan po ay equally, if not more important, na kailangan bigyan pansin. Katulad ng isang nag-text tungkol sa kanilang pag-aasawa, hindi naman po yung peso sign ang problema, communication. So, meron pong mas importante sa pera sa ating buhay. Maraming salamat, Ma'am Chichi, at sa Radyo Veritas. A real pleasure for us, ha, Arman, and all the best to you at sa mga inisyatibang ginagawa mo para sa ating mga kababayan. Okay, mga kapanalig, you know, ang ating Panginoon gusto pong maging masaya tayo. And kasama po ng ating
kasiyahan ano po na biyaya ng ating Panginoon ay maging maayos ang ating pamumuhay. So ito pong mga ganitong oportunidad, huwag po nating sasayangin. Meron kayong kinikita, meron kayong naitatabi, baka pwede pang mapalago yan. Kahit pasabihin kayong retirado na, kayo'y dating OFW, kahit na sari-sari store lang ang pinagkakakitaan. Ano po, whatever you have can grow kung tama po ang ating pananaw sa buhay, kung meron po tayong tiwala sa sarili. At alam niyo, bahagi yan ng pananampalataya. Right, Arman? Yes. The Lord gave you such resources. Ano po? Hindi para sayangin, hindi para lustayin, kundi para gamitin sa ikabubuti ng ating mga sarili at ng ating mga mahal sa buhay. The thing to do is to learn how to grow what we have as we grow in our faith. Yun nga, mahalaga maging tapat sa sarili, maging tapat sa kapwa, at maging isang totoong Kristiyano sa puso, sa diwa, at sa gawa. Okay, mga kapanalig, thank you all very, very much. Bukas po, magkarinigan muli tayo dito sa Katoktahanan. Salamat po sa mga nagsipag-text. Thank you very, very much. Ito po si Chichi Robles, ang ngalan po ng ating naging panauhin, si Armand Benko. Sumainyo ang Katotohanan.